Libu-libong turista po ang dumalo sa Panagbanga Festival sa Baguio City. At ang inaabangan ng lahat, ang Grand Fireworks Display na gaganapin sa araw po ng Linggo, March 5. Si Florence Paitoka ng PTV Cordillera sa report Live Rise and Shine Florence. Kadayan, magtatapos na sa March 5 ang isang buwang pagdiriwang ng Baguio Flower Festival o Panagbanga 2023 dito sa Baguio City. Malaking tulong ang pagbabalik ng engranding Panagbanga sa turismo at sa cut flower industry ng Baguio City at Benguet. Saksi ang libu-libong turista at mga residente na nanood sa makulay na pagdiriwang ng Panagbanga. Big 300 stalls ng mga micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang lugar ang pinahintulutang pumuesto sa Session Road. Ikinatuwa ng mga negosyante ang pagbabalik ng Session Road in bloom para maisulong at maibenta ang kanilang mga produkto. Pinuri naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang Baguio City dahil sa pananatili ng Panagbanga na nagtataguyod ng ecotourism at sustainable practices ng Cordillera Region. After 3 years of hiatus because of the pandemic, Baguio is back. And what a beautiful return! Sa kabuuan, ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ng lokal na pamahalaan ng Baguio, matagumpay ang pagbabalik ng Panagbanga ngayong taon. So, this is a good year to start our Panagbanga. And next year will be probably mas magle-level up ulit tayo. We will continue to level up hanggang lalong ma-reach natin yung talagang gusto nating performance. Inaabangan naman sa Linggo ang Grand Fireworks Display sa Session Road at sa tanyag na Burnham Park sa pagtatapos ng Panagbanga 2023. Pagkatapos ng Panagbanga, magbubukas naman ang pagdiriwang ng Strawberry Festival sa bayan ng La Trinidad, Benguet sa March 6, 2023. Florence Paitokan para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Salamat sa iyo, Florence Paitokan ng PTV Cordillera.